Ang sinasabi ko, yung samahan, yung isang member ninyo na balasubas, yun ang aksyon na ninyo. Wala akong pakialam kung mabait si Busita. Ha? Wala akong pakialam. Yan ang napakatapang na hamon ni Sir Ninyo Barsaga dito kay Colonel Busitas. Pero bago yung latest na update na yan, kung bago lang po kayo sa PH Update, huwag niyo pong malimutang mag-subscribe at i-click ang bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga reaction video na kagaya nito. Ayun na nga no, mga kababayan, supalpal itong si Colonel Busitas dito kay Sir Ninyo Barsaga. Huwag mo kasi masyadong pagtanggol lahat ng tumatawag sa iyo, Colonel Busita. Yan tuloy, ikaw ang binibisit ng mga netizen. Ito ang ating pag-uusapan ngayon sa comment section, mga kababayan. Kung sakaling tumakbo sa Kongreso itong si Colonel Busita at itong si Bong Nebrija ng MMDA, sino ang pipiliin nyo? Paki-comment naman sa baba. Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa comment section. Para sa buong detalye, mga kababayan, napakalupit itong video to. Ito na, si Sir Ninyo Barsaga. Wala akong pakialam kung mabait si Colonel Busita. Wala akong pakialam sa kanya. Pero alam ko isa lang, may interest siya sa politika. Kaya niya ginagamit ang mga riders. Yun lang. Ha? Huwag tayo magplastikan. Ha? Wala akong pakialam kung anong estado ni Colonel Busita. Ang sinasabi ko, yung samahan, yung isang member ninyo na balasubas, yun ang aksyon na ninyo. Wala akong pakialam kung mabait si Busita. Ha? Wala akong pakialam. Ha? Eh nagsalita yung supporter ninyo, kasama nyo, may ID, pinakita ko ng ID. Anong sinabi niya? Mga bobong mga DDS? Ha? Tapos nagkasalita yung amo ninyo, yung idol ninyo. Ha? Pa-epal din yan eh. Tigilan nyo nga kaipalan nyo. Ha? Kaya lang naman malakos ang loob ng ibang mga rider dahil kay Colonel Busita. Kahit mali na yung ibang rider, puro tutanggol siya. Eh, nako, tigilan nyo yan. Ha? Hindi porke mabait, akala nyo mabait. Ha? Ako, tigilan nyo. Paritiro na rin niya. Gusto rin niya magkaroon ng pwesto sa Kongreso. Tinetext ko nga siya, di siya makasagot sa text ko eh. Pero kapag nag-usap kami ni Busita, makikipag-usap ako ng maayos. Pero ang hamon ko kay Colonel Busita, simple lang. Aksyonan niya yung member niya na nagsasalita na kung ano-ano. Yun lang. Ha, kernel, anong pakialam ko sa pagka-kernel niya? Ha, anong pakialam ko sa pagka-kernel ng Busita mo? Ha? Pangina, oportunista din yan. Dunggong, kernel. Mag-retire na lang siya. Sabay magpaka-epal ka mo. Mas okay pa nga si Bong Nerbiya kaysa kanya eh. Kernel. Bugo. Kita nyo nga yung isang admin ng Facebook group niya. Lahat ng post ko kanina about kay Kernel, doon sa tao ninyo, hindi niya pinagpupupos, tinatanggal niya. Oh, group niyo yun eh. Tigilan niyo, kaartihan niyo. Arte-arte pa kayo dyan. Ang boboto lang dyan, mga tanga rin. Konsentidor din yung Kernel niyo. Sintidor din yan. Kung titignan nyo po sa EDSA, ako bihira kung magagawin niya sa Metro Manila. Putang ina, sulpot ang mga motorsiklo. Yung iba dyan mga walang disiplina, hindi ko po nila lahat. Di ba? Karamihan yung sa kalsada na walang disiplina, yung ibang mga rider. Oo, pag nahuli, tatawag kay Colonel Busita. Di ba? Ngayon, siya naman ngayon, mag-aala abogado ron. Hindi niya trabaho yan. Ang trabaho ni Busita, hindi makialam sa mga kung ano-ano. Ang trabaho niya, ipatupad ang batas. Kung saan siya naka-assign, doon lang dapat siya. Diba? Mga social media pa, ba't vlogger ba si Busita? Hindi niya trabaho yan. Alam ko, yung mga gunggong na ibang supporter niya, aatake sa akin. Ha?
Mga betlog nyo maiitim! Natigilan nyo kung kaartihan nyo! Party party list! Ha? Ang party list! Isa lang ang... Alam nyo guys, aminin naman po natin o hindi, maganda rin ang ginagawa ni Busita. Kaya lang ang mali sa kanya, nagagamit na siya ng mga abusadong riders. You know, ang totoo niyan, nagagamit na si Busita ng mga abusadong riders. Kundi pag, tama ba? Nagmumutor ka na kasi nyelas ka? Bawal yun ah. Di ba? Pag nasita, tatawag ka agad kay Busita. Ito bang masaklap? Retard na pala siya. Oh, dapat manahimik na siya. Di ba? Yun ang the best niyang gawin. Hindi yung nag-aalas pang abogado, eh gago naman pala. Di ba? Kasi ang problema, pag social media ang gamit mo, mabilis sa publicity. Ha? Mabilis sa publicity ang social media. Meron pang ang vlogger din, yung matabang baboy na lalaki. Dati taga, ewan ko kung humihimod din ang tumbong ni... Yo, bago kayo magalit sa akin, yung mga members ni Colonel Busita, sitahin nyo yung kasamahan nyong yun. Sitahin nyo yun. Ngayon, mag-announce kayo na tinatanggal nyo sa grupo yun. Bibili pa ako kay Colonel Busita. Itong ating sini. Tapos yung admin ninyo, nag-post ako doon, no? Tinanggal, no? Ayan, no? Ni-remove niya yun, no? Your post was removed from Colonel Busita, RSAP, Rider Safety, o Advocate. Oh, sino mag-remove niya? Admin lang din. Oh, ngayon, ayan, no? Ni-remove niyang admin ninyo. Laban ba sa gobyerno ang samahan ninyo? Kernel pa naman yan. Oh, sipahin nyo na yung member nyo yan. Ayan ang Facebook ng member ninyo. Tanggapi ay ninyo. Oh, ayan. Barako ko naga. Malasakit sa bayan. Tigilan nyo yung kaartihan nyo. Makamasa, makamasa. Talitang makamasa. Ginamit na ni Erap yan. Lumantok-tuki na yan. Pag sinabi ng soldier may mali, and this has to be corrected, I cannot refuse. He is the government lawyer. I am not. Though I am a mayor, or a mayor and a president, I cannot insist, lalo na in view of the fact that it was already recorded as a public paper. So kung ano yung sinabi niya doon, yun ang paniwalaan ko. Eh kung hindi ko pinaliwaan niya si Kalida, di tinapon ko na yun sa, ayaw mo kung saan. You know, as a lawyer, you will ask me, and I will just advance my answer to you. What's your basis? I cannot discuss with you the merits. I do not know if it has been filed, but, or if it is already assigned to a division. But what I can say is this. In the matter of granting pardon, pati amnesty, is a constitutional mandate of the president. Wala doon kay Kagalida, pero ito noon pa. Alam ko, I just don't want to rattle the boat because si magkaibigan na kami lahat eh. Pati yung mga military dumaan ng Mindanao at inabot ako ngayong residency, they're all my friends. I hate to mention si Bolt Gasmin. In many years, paghabag nandito yan sa Davao, tinatawag ako. After dark is the usual place where we get to drink and talk a lot until we all are drunk. So, ang nakita ko kasi ganito, the power to pardon and the power to grant amnesty with the concurrence of Congress is a presidential power. It cannot be delegated to anybody else. Constitutional mandate yan, the power, the president has the power to grant pardon and amnesty with the concurrence of Congress. Now, yung umabot
dito ngayon sa labas, after the term of, nalaman ko yun. Kasi malapit rin kasi ako sa military, hindi lang naman sila eh. As a matter of fact, we were together in Congress at lahat. Ito ngayon ang problema. It was Gasmin, or probably one of those who investigated the case. Yung kudeta pati, mutiny or rebellion, at least at the very least. Then he recommended for the amnesty ng lahat. Ang problema dyan, may mga requirements. One is that you have to do it in a particular office in the Armed Forces of the Philippines organization. And it must be J1 administrative. J2 is J3 is intelligence something. Ganun yan eh. Ngayon, it was, kaibigan ko, sabi ko, I hope that it would not get to this far. Remember, we never started the Rocos. It was all Trillanes pretending to be a crusading soldier when as a matter of fact, wala naman silang ginawa. Then, tignan mo, sa panahon ni Bortz, nandiyan naman si Trillanes. Nagka-increase ba ng sweldo ang sundalo baski 5%? Nandiyan siya, ha? In Malacanang. And he was taking the cudgels for the military. He not only abandoned the vision of the military, he became a corrupt guy, collecting dyan sa mga negosyante para siyang abogado. Alam namin yan, kasi ang negosyante, baski na paano mo taguin, nagsasabi talaga yan. But I do not want to talk to businessmen for that. Kaya I do not allow business.